pagkaunawa sa Biblia hindi para sa lahat ng tao. Paano mo mauunawaan ang Bible? Ang pagkaunawa sa Biblia hindi para sa lahat ng tao. Kaya nga ang Biblia ay ipinagkakaloob ang pagkaunawa sa mga mangangaral na galing sa Diyos. Sila ang may tungkulin na saliksikin ang Biblia. Ang ibig sabihin ng saliksikin, hahanapin mo yung magkakaugnay na mga talata, magkakaugnay na mga diwa, pagsasama-samahin mo yon. 2:13 ng Unang Korinto. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Pinagsasama-sama yung mga magkaka-espiritu, yung magkakadiwa. Parang ganito ibig sabihin niya, kapatid. Kung nag-aral ka ng grade 1, yung teacher mo, bibigyan ka ng isang papel, may nakasulat mga mansanas, mga ubas, may nakalagay sa litrato na saging, etc. Tapos may nakalagay kaldero, tapos sasabihin ng teacher, alin ang magkakapareho? Hahanapin mo ngayon. Pagsasama-samahin mo yung ubas, saging, mansanas, ihiwalay mo yung kaldero. Alam ng grade 1 yun eh, yung apo ko ganun, alam niya eh. Pinagsama-sama yung mga hayop na lumilipad, tapos naglagay ng elepante. Inihiwalay niya yung elepante kasi nga naman, malaki man ang tenga ng elepante, di naman lumilipad. Alam nung apo ko, paghiwa-hiwalay na eh. Ang ibig kong sabihin sa iyo, kapatid, sabi ni Apostol Pablo, sa ating paggamit ng Biblia na kinaroroonan ng salita, itinuturo ng Espiritu, iwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya pagsasama-samahin mo yung magkaka-Espiritu, paano mo magagawa yon? Ang tamang paraan ito, 34:16 ng Isayas. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kaniyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang espiritu. Yan ang sabi ng Diyos. Saliksikin ninyo ang pagsasaliksik, yung titignan mo lahat. Halimbawa, naghahanap ka ng karayom. Yung hinahanap mong karayom, nahulog, nakasama ng maraming mga kung ano-anong mga basura. Para makita mo yung karayom, sasaliksikin mong isa-isa yon. Yung salita ng Diyos, sabi ng Diyos, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Paano pagsasaliksik? Inyong basahin. So ang kailangan, basahin mong buo. Hindi lang yung chapter. Buo ang babasahin mo para masaliksik mo. Makita mo kung asan yung kadugtong nung isa. Para lang yung jigsaw puzzle, ano? Nagkasama-sama na yung mga piraso. Hahanapin mo sa lahat yung kadugtong nung bawat isa doon para mabuo mo yung tinatawag na jigsaw puzzle. Ganon din ang Biblia. May salita na may kaugnay sa ibang aklat. Hahanapin mo yon sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kasulatan. Yun ang tama na paraan ng paggamit ng Biblia. Hindi lang babasahin mo isang lugar, hindi mo maintindihan. Dapat basahin mo lahat, saliksikin mo. At hindi ikaw ang may tungkulin yan, kapatid. Ang may tungkulin yan, yung mga ngaral mo. Basahin natin ang Ecclesiastes, Kapitulo 12, Versikulo 10. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Kaya ang mga ngaral ang may obligasyon, hindi ang miyembro.
ang ginagawa ng mga ngaral, nagre-relax palagi, nagbabakasyon, nag-golf, nagliliwaliw, yung iba naman eh, nagbubulakbol. Paano mo ngayon matututunan yung salita ng Diyos kung mga ngaral ka? Kaya ang nagsasuffer yung miyembro, hindi natuturuan ng tama. Kaya ang mga miyembro, ang dami-daming tanong, maraming duda, maraming hindi naiintindihan ang may kasalanan yung mga ngaral. Kung mga ngaral ka, ikaw ang may obligasyon maghanap ng mga nakalulugod na salita ng aral na ituturo sa iba. Eh yung mga ibang mga ngaral, di naman nagahanap eh. Nagkukwento lang. Kung gusto mong maunawaan ang Biblia, dapat makinig ka sa mga ngaral na naghahanap ng katotohanan sa Biblia. Kung ikaw naman ay mga ngaral, ikaw ay dapat humanap.